Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, mga kasama at welcome po sa ating online Bible study sa gabing ito. At bago po tayo mag-umpisa sa ating topic sa gabing ito, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay sama-sama sa isang panalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo, kami nagpapasalamat sa buhay at lakas na aming taglay, sa pribileyo, kami ay makapag-aral muli sa inyong mga salita upang madagdagan po ang aming kaalaman, maunawaan ang inyong banal na kalooban. Pagpalain niyo po ang aming mga participants at lahat ng makakapanood po ng presentation po na ito. Nawa ang makalangit na pangunawa igawad sa amin. At naway linisin kami sa dugo ng aming Panginoon, ito po ang aming dalangin. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. At sa gabi po ito ay meron po tayong isang topic na napakahalaga, napapanahon. At ito po nawa ay ating bigyan ng pansin. Lumigit ay tunay na nga, nalalapit na po ang pagparito ng ating Panginoon. So ang ating topic po sa gabing ito, eternal values. No? Ito po ay ang tinatawag po na mahalagang bagay. No? Mga mahalagang bagay na walang hanggan. Kaya umpisa na po natin ang ating pag-aaral. Sa muli ay eternal values, topic 187 na po tayo. Nakakarami na rin po. So bago po magwakas ang isang taon na 2022, nawa ay tayo po ipagpalain sa mga pag-aaral na ating tinitingnan, binabasa mula po sa banal na kasulatan. So sa sanlibutan pong ito, ang kasalanan ay madali niya pong mabago yung ating mga gali, ating mga kaisipan, yung ating mga hangarin na tayo ay maligtas, o yung pagsunod natin sa ating Panginoon ay ito po ang nagiging isang hadlang sa isang Kristiyano na naghahangad po ng kaligtasan. Katulad po ng mga kayamanan, mga tinatangkilik natin, property, money, material possessions, all our large bank accounts seem to give us security, but it is all a bubble dream. Ito pong mga kayamanan ng sanlibutan, minsan iniisip natin na ito po ay sapat na upang tayo po ay maging secure, tayo po ay ligtas sa kahirapan, kagutuman, o anuman. Pero ang lahat po na ito ay mga nilabagang mga bula na lalaho po pagdating po ng araw, lalo na kung hindi natin po ito ginamit para po sa kapakanan o para sa gawain ng ating Panginoon. Kaya ito pong pagpapala na ito, minsan ay nagiging sumpa po siya kapag hindi natin ito ginamit ng tama. At ang problema po dito, kung ito po ang magiging una sa ating mga puso, kaya yung mga mahalagang bagay o yung makalangit na bagay o bagay na walang hanggan, minsan po ay nababago o nasisira ng dahil po sa mga bagay na material. Lalo higit po, ang kahinaan ng tao ngayon, yan po yung pera, kayamanan, yung tinatawag na power. At kung tingnan natin kasaysayan ng sanlibutan, may mga hari o mga pangulo ng kanilang panahon ay talagang ginamit nila ang kanilang mga kapangyarihan. Niisip nila na hanggang matagal ang kanilang pamumuno o hindi na matatapos o hindi na mahihinto ang kanilang buhay. No? Nakita natin ang naging kasaysayan ni Adolf Hitler, isa po yan sa ganyan na kanyang kaisipan. So, mga iba't ibang mga hari o pangulo sa sanlibutan, ganyan po ang iniisip. So, ito po ang lalahanin natin. Ang buhay natin dito sa sanlibutan ay temporary lamang po, pansamantala lamang. Kaya kailangan natin hangarin yung mga bagay na di lumilipas. Ito nga po yung mga makalangit na bagay na mahalaga para po sa ating kapakanan at sa ating kaligtasan. Dito po sa 1 Timothy chapter 6 verse 7, ang sabi po ng Bible, "For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out." Nung tayo po'y sinilang, wala po tayong dala-dala dito sa sanlibutan. At kapag tayo po'y namatay, tiyak din na wala tayong madadala sa ating libingan. Ang tiyak din pong isang bagay na tiyak din, kung ano ang naging buhay natin dito sa sanlibutan, kung ano ang naging ugali po natin, yan din ang isang basihan ng paghatol sa atin ng ating Diyos.
Kaya ang buhay dito ay pansamantala, di rin natin malaman o matansya hanggang kailan tayo nabubuhay. Kaya habang merong tayong buhay, pagyamanin po natin at ating italaga, ialay sa ating Panginoon upang ang makalangit na bagay o tirahan ay ating pong makamtan. So lalaanin natin mga kapatid, wala tayong dinala dito sa lupa nung tayo sinilang, wala rin tayong dadaling sa ating libingan. Kung hindi, yun nga lang po sinabi ko kanina, ang karakter na mahuhubog dito sa lupa sa pamamagitan po ng pananampalataya ng Panginoon, naway makamtan natin ang kanyang kapiran. So, ang pangako ng ating Panginoon, pinangako ng ating Panginoon, ang buhay na walang hanggan, kung tayo maniniwala sa kanya, kaya nga po yung John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish but will have everlasting life." So, kailangan tayo maniwala at maging determinado po tayo na ating ialay ang buhay natin sa kanya. Yan po ang isang pamamaraan ng katiyakan ng kaligtasan. So many are bartering away eternity because they consider this world more important. Their values are all mixed up. So yung karamihan ng mga tao ngayon, ang nangyayari, kanilang pinagpapalit ang buhay na walang hanggan o mga bagay na makalangit na minsan ay nagiging panaisipan sa kanila na iniisip nila ang mga bagay dito sa sanlibutan ay mas mahalaga kaysa sa mga bagay na makalangit. Kaya yung tinatawag na ang tao daw ay short-sighted, masyadong maiksi yung ating paningin. Samantalang gusto ng Panginoon, atin daw, set your affections on things that are heavenly. Ang atin daw puso, ang ating pag-ibig ay ating ituon doon sa mga bagay na makalangit. At ating tingnan ang langit na bayan sa mata ng pananampalataya. Subalit, ang kaaway ay kanyang ginagamit ang lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan upang maagaw po ang ating atensyon. Ganon din yung ating likas, yung ating kahinaan. At tayo po ay merong likas na liko. Kung hindi natin na ipasakop sa ating Panginoon, ang ating buhay, ang ating paniniwala, pananampalataya, mananatili pong makasarili tayo o yung likas natin ay liko, kaya makasanlibutan. Kaya napakahalaga na kaugnay tayo sa ating Panginoon at ating pag-aralan ang mga bagay na makalangit, ang lahat ng kanyang mga pinangako na ating makakamtan sa lahat po ng susunod sa kanyang kalooban, sa kanyang kautusan. Para hindi po maging mahalo po yung ating hangarin na maligtas sa mga bagay na lumilipas sa susanlibutan, yan po palagi nating ilagay sa ating mga puso't kaisipan. Kaya sa muli, ang lahat ng mga bagay dito sa lupa, lilipas po yan. Pati yung mga hawak nating kayamanan, hindi naman din natin madadala yan sa libingan. So, pag-usapan po natin yung isang mayaman na kabataan o the rich young ruler dito po sa Bible, sa Matthew chapter 19, verses 16 hanggang 22. "Now behold, one came and said to him, 'Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life?'" So, yan po, kung pagmasdan natin, ang sabi, good teacher. Ano sinagot ng ating Panginoon? "Why do you call me good? No one is good but one, that is God." Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Isa lamang ang mabuti, siya ang Diyos. Sabi po ng ating Panginoon, dito po sa rich young ruler. Napakagandang sagot ng sinabi ng ating Panginoon. Tayo minsan na nagiging problema natin, masyado tayong nagtitiwala sa mga talento na pinahiram lang sa atin ng Panginoon. Kung yan man ay karunungan, kayamanan, o anumang mga talento na katulad ng magandang magsalita, o makapag-aral, magturo, o umawit, minsan yan po ay ating binabaon sa pamamagitan na inaangkin natin ang mga talento na yon. Tingnan natin ang Panginoon, anong sinagot niya? "No one is good," ang sabi po niya, "but God who is in heaven." So, but if you want to enter into life, subalit kung gusto mong magmana ng buhay na walang hanggan, tuparin mo ang mga kautusan. Sabi niya, keep the commandments. Ano naman ang sagot naman ng rich young ruler? He said to him, "Which ones?" Alin ba dyan? Ang sagot ni Jesus, "You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourself." So, inisa-isa po ng ating Panginoon ang mga kautusan.
Kaya ano ba sabi po ng rich young ruler? Ano sagot ng ating Panginoon? Ang mga 10 kautusan na makikita po natin dito ay pag-ibig sa kapwa. Yung ikalawang tapyas na bato. Now, unang tapyas na bato, pag-ibig sa Diyos, yung unang apat, mula sa tinatawag na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, huwag kang gagawa ng anumang may wangi sa langit, sa lupa, na huwag mo luluhuran, huwag mo silang sasambahin. At ang ikatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. At ikaapat, ay alalahanin mo ang araw na Sabat. At ito po ay para sa Diyos. Itong huling ikalawang tapyas na bato, ang sabi po, you shall not murder, you shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not steal. Ito'y pag-ibig sa kanyang sa kapwa natin. So ano ngayon po ang nangyari? Ang rich young ruler, ang sabi sa kanya na sa ating Panginoon, all these things I have kept from my youth, mula sa aking kabataan, ito'y akin lang tinupad. Ang sabi po ng rich young ruler. So what do I still lack? Ano pa yung kulang sa akin? At sinabi ng ating Panginoon, if you want to be perfect, kung gusto mong maging sakdal, go sell what you have and give to the poor. Ibenta mo lahat ng iyong mga tinatangkilik at ipamigay mo sa mga may hirap. And you will have treasure in heaven. And come follow me. At ikaw ay magkakaroon ng kayamanan sa langit. Adika, pumarito ka at sumunod ka sa akin. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful for he had great possessions. Nung marinig po ng rich young ruler, sinabi ng Panginoon, benta mo lahat ng iyong tinatangkilik, pamigay sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin, siya po'y naging malungkot. Bakit daw po? Kasi mayaman siyang tao. Marami siyang mga tinatangkilik. Maraming mga kayamanan o pag-aari itong rich young ruler. Kaya yung sinabi niyang, all these things I have kept from my youth, yun po ay hindi totoo. Dahil nga ang ating Panginoon mismo nagsabi sa kanya kung ano yung magiging solusyon upang siya'y magmana ng buhay na walang hanggan, pero hindi po siya naging totoo din sa ating Panginoon. Dahil sinabi niya, itinupad na po niya yon mula sa kanyang kabataan. Kaya sinabi ng ating Panginoon, ay benta mo lahat ng iyong pag-aari, pamigay mo sa mga mahirap. Ay yun naman ay kinalungkot po niya. Sa atin, mga minamahal, ay nangyayari din po yan. Yung ating mga tinatangkilik, pinakamamahal na mga material na bagay, ay minsan ay pinanghahawakan nating mabuti at nakakaligtaan natin ay kalawang tapyas na bato. Maliban sa unang tapyas na bato, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig natin nga sa kapwa. Kaya ito po ang naging kasaysayan o karanasan na ni rich young ruler nang makausap niya ang ating Panginoon. At ang sa pagpapatuloy dito po sa Testimonies sa Desire of Ages page 520, he wanted the heavenly treasure. Itong rich young ruler gusto niya talagang makamit yung makalangit na kayamanan. But he wanted also the temporal advantages his riches would bring him. So subalit gusto niya rin po na makamtan yung tinatawag na mga bagay dito sa sanlibutan. At alam naman natin dito sa sanlibutan, pag mayamang ka, pag tanyag ka, napaka makapangyarihan mo. Yun ang hindi niya rin mabitawan. Kaya he was sorry that such conditions existed. He desired eternal life but he was not willing to make the sacrifice. Inaangad niya sana na magmana ng buhay na walang hanggan, subalit hindi po siya handa na ito po ay i-sacrifice niya o kaya ay i-pagkaloob niya ito sa ating Panginoon o sa ating kapwa. The cost of eternal life seemed too great. Kaya yung pong buhay na walang hanggan ay parang sobra kalaki o kahirap para sa kanya. And he went away sorrowful at siya ay humayo na malungkot. For he had great possessions. Yan nga po sinasabi ng patuto, parehong-pareho sa sinabi ng Bible at nakita natin na hinahangad nga niya. So tayo po ay maaring ganun din, naghahinahangad natin lahat ang karamihan po, kung hindi po lahat dito sa sanlibutan. Yan po ang kanilang hangarin. Yan po ang hangarin natin. Pero ito po isang aral sa atin, ang hangarin ba natin ay sincero at tunay katulad po ng inananais o inihiling ng ating Panginoon na ating ialay ang ating buhay dahil siya ang unang umibig sa atin, siya namatay para sa ating kasalanan upang ang ating mga hangarin ay maging makalangit. Kailangan muna nating ialay yung ating buhay sa ating Panginoon. Tanggapin natin siya bilang personal na tagapagligtas
manampalataya sa kanya, sumunod sa kanyang kalooban, sa kanyang kautusan, upang tayo'y mabago sang-ayon sa kanyang wangis dahil ang kanyang kautusan, ito ang ugali ng Diyos. At hindi lamang po yun, mga bagay nga dito sa sanlibutan ay mga temporal lang po, mga pansamantalang bagay. Yung karangalan, kayamanan, karangyaan, yung kaginhawaan at karamihan naman sa mga tao, yan ang hinahangad po ngayon. Ang pera, yan po ang isa sa pinakamahirap na labanan sa panahon po natin mula sa kasaysayan ng sanlibutan. May mga propeta na nahulog katulad ni Balaam, no? At yun nga po nang dahil sa kayamanan. Kaya sabi ng Bible, the love of money is the root of all evil. Pero ang pera ay pagpapala kung gagamitin natin sa para sa ating Panginoon o sa kapakanan ng gawain. Na alam natin, wala tayong danala dito sa sanlibutan nang tayo sinilang, ito'y pinahiram lamang ng ating Panginoon, kaya tayo tinatawag na stewards o kaya ay katiwala. Kaya marami sa mga tao ngayon, maaring ikaw ako kapatid, na ikatulad natin itong rich young ruler. They long for the privilege of everlasting life. Gustong-gusto natin na magkamit ng buhay na walang hanggan, but are unwilling to put Jesus first in this life. Pero hindi naman natin gusto na mauna si Jesus Cristo sa ating buhay, dito po sa buhay natin sa lupang ibabaw. Not every person is required to give up all wealth. Hindi lahat po ng mga tao ay hinihiling na ibigay ang kanyang mga kayamanan. But this young man had made riches his God. So ito naman pong rich young ruler ay ginawa niya pong Diyos-Diyosan ang kanyang mga kayamanan. And was in fact breaking the first and second commandments. Kaya ginawa niyang idol itong rich young ruler ang kayamanan na ito. Kaya riches were his idol. Kaya nalabag niya ang buong kautusan na sinasabi niya mula sa kanyang pagkabata, itinupad niya, pero ito po ang naging Diyos-Diyosan niya. Maaring mangyari din po sa atin yon. Nangad natin ang kayamanan ng sanlibutan, pero darating ang panahon, masusunog naman din lahat ang mga bagay dito. Maging yung ating mga hangarin na maging maginhawa ang buhay natin, dagdating naman ang araw, ayon sa pag-aaral natin sa Bible and Prophecy, ay kung tayo mananatiling tapat, aagawin naman po ng mga masasamayan, lalo na po sa Sunday Law, yan po, aagawin lahat, kananakawin lahat sa atin. Walang matitira sa atin po dito. Ang mahalaga po, yung ating ugali ay maging katulad po ng sa ating Panginoong Kristo, kung anong pinahiram na talento, kung ito man ay time o panahon, kung ito man ay kalusugan o lakas, balik natin sa Kanya. Kung may kayamanan o pera tinatangkilik ay kailangan natin gamitin sang-ayon sa kanyang kahilingan o requirements. At kung ano man pong talento natin, spiritual gifts, kung ikaw ay apostle, teacher, preacher, o leader sa mga local churches o fields o union or divisions or general conference, kailangan din ay ating pong ialay yan, lahat na yan, sa ating Panginoon dahil binigyan tayo ng minsang pagkakataon lang para siya ilwalatiin, dakilaan sa ating buhay dito sa sanlibutan pong ito. Sa Luke chapter 12 verses 19 and 20. And I will say to my soul, ito po yung isang parabola o talata, mga talata na makikita natin para po ito sa mga naghahangad ng mga kayamanan sa sanlibutan. Ang sabi, soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. So ito po yung parabola po sa isang mayaman na tao dito sa aklat ni Lucas na ikaw ay nagsipag, ikaw ay nagpagod, naghirap ka, at ngayon ay marami ka ng naipon, marami ka ng tinatangkilik, ay ikaw ay kumain, uminom, magpakasaya ka. Iyan ang sinasabi po ng banal na kasulatan na pwede po nating i-reflect ito para maging aral din sa atin. But God said to him, fool, this night your soul will be required of you. No? Ikaw namang mang, sa gabing ito, ang iyong buhay ay kukunin na sa iyo. Then whose will those things be which you have provided? So kanino maiiwan ngayon yung inaangkin mong mga kayamanan? Hindi mo naman madadala dahil mamamatay ka ngayon. So yan po, ito rin ang nangyayari sa atin, ang nagpapakayaman na mga tatay o mga nanay o mga kamag-anak, pag sila ay namatay na, yung mga iniwan nila, pinag-aawayan pa nila, nagpapatayan pa. Kaya ang ibig sabihin po ng Bible ay tiyak. Mga bagay dito sa lupa, linipas lahat. Subalit, yung ugali,
yung karakter ng ating Panginoon ay kailangan siyang makita sa atin dahil ito po ay hindi lilipas magpakailanman. Babalik natin ang kwento dun sa rich young man. This man had made provision for the future, o yung sa Luke chapter 12 na mayaman, ay talagang nag-ipon po siya ng kayamanan. No po? Sabi po ay kanyang nilagay para sa kanyang hinaharap, at pag nag-retire siya, the age of 60 or 65, ay dyan na lang siya, ay pabanjing-banjing, nakaupo na lang, mamamasyal, magpapakakain, iinom, magpapasaya, so magpapakasaya, is security in temporal things. Pang temporal things lang po yan. It is not wrong to provide for the future. Kaya nga, hindi naman mali daw na tayo ay mag-imbak o mag-ipon para sa ating hinaharap or future. In fact, we should. Yan nga ay kinakailangan, lalo na sa ating mga pamilyang iiwanan. But this man had placed his trust in riches. Subalit itong tao na ito ay kanyang pinagkatiwalaan na buti. Tiwala niya doon sa kayamanan. At hindi niya isinali ang Diyos sa kanyang buhay. And excluded God for his reckoning. His wealth could not save him from death, but Jesus could have given him eternal life if only he had put God first. So yan po ang mga halimbawa sa banal na kasulatan, the rich young ruler, yung sa Luke chapter 12, yung mga mayayaman, yan po ay para sa atin. Nalalaanin natin, hindi minsan lang na isipin natin na ang kayamanan hindi lang material na posesyon. Yung kayamanan ng karunungan, kayamanan ng mga pananalita, pagkikipagtungo sa ating kapwa, mga kayamanan po yan. Yung kaalaman sa Bible, kayamanan po yan. Pero kung yan ay aangkinin natin para sa ating kaluwalhatian, purihin, pansinin tayo ng mga tao, ganun din po ang mangyayari sa mga bagay na yan. So sa Matthew chapter 6 verses 19 and 20, do not lay up for yourselves treasures on earth. Huwag daw tayong mag-ipon ng mga kayamanan dito sa lupa, where moth and rust destroy and where thieves break and steal. Kaya yan po, na lumilipas yan, nasisira yan, nananakaw po yan. But lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. So ito po yung sinasabi ng ating Panginoon sa lahat po ng mga nakakasalamuhan niya, lalo na sa Matthew chapter 6. No? Andiyan po yung Lord's Prayer, and then dito po ay gusto niya ang mga tao ay kanilang ituon ng kanilang puso't isipan sa mga bagay na makalangit, lalo higit po sa mga kanyang lingkod. So, the treasures of this world are corruptible. Ang mga kayamanan dito sa sanlibutan ay lumilipas. Nabubulok po yan. But the treasure that Jesus offers is absolutely secure. Ito nga po yung buhay na walang hanggan. We lay up heavenly treasure by putting our trust in Jesus and living for Him. Paano tayo mag-iimbak po ng kayamanan sa langit? Ay ating pong ialay ang buhay natin sa Kanya. At tayo po'y magtiwala sa Kanya. At siya po maging una sa ating buhay. Siya po maging hari. Siya po ang pinakapangulo sa atin. Kung ano yung kanyang sinabi, kailangan nating tuparin. Kung ano ang kanyang mga instructions, requirements, commandments, kailangan nating tuparin. Na maraming mga tao na gustong maligtas, ayaw naman sumunod sa mga kautusan. Tinanggal na daw yung kautusan. Paano natin tatanggalin ang kautusan na huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw? Hindi po yan nababase sa banal na kasulatan. So bagamat yan po ay pwede niyong panoorin sa ating ibang mga YouTube channel presentation, ito po ay nagsasabi sa atin na kailangan natin magtiwala at sumunod, magpasakop na lubusan sa ating Panginoon. At yan po ang pag-iipon o pag-imbak ng kayamanan po sa langit. Sa 1 Peter chapter 1 verses 3 and 4, ang sabi po ng Bible, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy had begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled and that fadeth not away, reserved in heaven for you." So yan po, maging si Pedro ay kanya pong in-acknowledge, kinilala po ang mga bagay na makalangit, yan po ay incorruptible, hindi nasisira, hindi nabubulok. Kaya nga yan daw ang paghandaan natin, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, mga kasama. So Mark chapter 8 verse 36, ang sabi po ng Bible, "For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul?" Ito nga yung sinasabi ko kanina sa bandang unahan, masyado pong maiksi yung ating paningin. At minsan ay gusto nating makamtan ang buong sanlibutan o ang kayamanan ng sanlibutan, pero yung ating kaluluwa, yung ating kaligtasan, nakocompromise o ay ito'y natataya sa walang katiyakan.
Kaya kay kailangan nating bigyang pansin itong sinabi mismo ng ating Panginoon o ng banal na kasulatan upang makarta natin ng buhay na walang hanggan. Alalahanin natin, hindi po kasalanan na magkaroon tayo ng pera. Lalo na kung ito ay ating pagsisikapan sa tamang pamamaraan na walang pandaraya, yan po ay ikaloob ng ating Panginoon. Gift po yan, talents po yan. Pero kung ito naman ay magiging una sa ating mga puso, mga buhay, nagiging Diyos-Diyosan din po siya. Kaya hindi natin kailangan na kailangan maging dahilan po ito sa ikapapahamak ng ating kaligtasan o ating kaluluwa ang mga bagay na tinatangkilik o mga material na bagay. At muli ang ating Panginoon ay kanya pong inapakita dito yung dalawang daan, no? Dadaanan. Yung makitid na daan at yung malawak na daan. Kaya po ay even to all the whole world cannot save us from eternity. Kahit makanta natin, sabi nga sa inyo, mga hari, pangulo, sa mga nakalipas na kasaysayan na sanlibutan, maging sa banal na kasulatan, o sa mga dakila o greatest kings, o tinawag na dakila o greatest kings or presidents in this world. Pero ano po ang kauwian nila? Ay walang katiyakan kung hindi tayo manunumbalik sa ating Panginoon. Kaya, if a man loses everlasting life, he has lost everything. Kaya kung di daw natin makanta ng buhay na walang hanggan, nawala po ang lahat sa atin. Ano man ang tinatangkilik natin, mawawala po lahat yan. Walang kabuluhan. Wala pong halaga. His life in this world will terminate all too soon. Of what value is treasured then? Kaya nga, ang kayamanan ay ito'y kailangan natin pagsikapan na gamitin sang ayon po sa pamamaraan ng ating Panginoon. Kaya nabanggit ko na sa inyo kanina, ang kayamanan, maaring material, maaring kaalaman, yan po, no? Bigyan po natin din pansin yan. Sa Philippians chapter 2, verses 5 to 8, let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. So ito pong halimbawa dito, ating Panginoong Kristo. Ang kanyang kaisipan nawa ang siyang sumaatin na siya po ay Diyos, no, na lumalang sa atin, subalit hindi niya ito binigyan ng halaga, bagamat ay siya po ay kabahagi po ng Godhead, siya ay God the Son, no, kundi ay kanyang ibinaba ang kanyang pagkatao, pagka-Diyos, upang siya ay maging katulad natin at tubusin niya tayo sa tiyak na kamatayan. No? But made himself of no reputation. Siya po ay naging mahirap, nabuhay po siyang sangkahig, isang tuka, at siya ay isang anak ng karpintero. At sa mga Bible verses na mababasa natin, wala man siyang tirahan upang siya ay matulog. So sabi, and coming in the likeness of man, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Ang pagiging masunuri niya sa Ama, kanya ring hinarap ang kamatayan sa krus upang nga tayo ay matuwos, at hindi lamang po siya, ay pinakita niya kung paano tayo magiging masunurin sa Ama, magiging masunurin, maging sa punto po ng kamatayan na alam natin sa darating na malapit na panahon, merong death decree na haharapin ng lahat na maging tapat. No? Kaya tayo po ay binibigyan ng paalala ng banal na kasulatan, kaya alalahanin natin ang naging buhay ng ating Panginoon dito po sa sanlibutan. So ang ating Panginoon, binigay niya ang lahat. He was prepared to die for us so that His shed blood might cover our sins. Bigyan pa tayo ng isang palugit. In return, He asked us to live for Him. So, sa kabilang banda naman, gusto niya na tayo'y mabuhay para sa Kanya. For our own eternal good. Para po sa ating kapakanan niyan. Hindi po lamang para sa Kanya. Para sa atin, at siya'y makapiling natin sa buhay na walang hanggan. For unless we accept Him, we are lost. Kaya hindi natin siya tinatanggap na tagapagligtas, tayo ay mawawala. Ayun nga lang, maraming tumanggap sa kanya tagapagligtas, personal na tagapagligtas, ayaw namang sumunod. Pinipilit na alisin yung mga requirements ng Panginoon sa pagsunod. No? Gusto lang siyang paniwalaan, pero ayaw namang magpasakop. So Jesus had His values crystal clear. And He was prepared to pay the price of His life so that you might have eternal life, dear brothers and sisters. So yun po ang gusto niya, binigay niya ang kanyang buhay upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa Matthew chapter 5 verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Sana tayo po yung
kabilang sa tayo magutom at maging uhaw sa ngalan ng katwiran dahil tayo po ay pupunuin ng ating Panginoon. So ito po ang mga napakahalagang mga salita na ating pwedeng pag-usapan, pag-aralan ngayon, bigyan po natin ng pansin. So dito po nagwawakas ang unang bahagi po ng ating topic na eternal values, ang mga bagay na makalangit na tunay nga po napakahalaga para po sa pagkamit natin ng buhay na walang hanggan. Ito po nawa ay magkaroon ng bisa sa ating mga buhay. So tayo po ay magwawakas sa isang panalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, kami nagpapasalamat sa buhay na pinagkaloob niyo sa amin, sa isa pang palugit na pinagkaloob niyo sa amin, upang kami ay magkaroon po ng pag-asa at pagkakataon na kayo'y makapiling po namin sa buhay na walang hanggan. Salamat din po sa inyong mga turo sa banal na kasulatan at mga paalala sa bawat isa sa amin upang aming hangarin po ang mga bagay na makalangit. Lahat ng aming tinatangkilik, ito po ay inyo lamang na pinahiram sa amin upang ito rin ay magamit po sa inyong gawain at para po sa aming pag-ibig namin sa aming kapwa. Tulungan niyo po kami na aming malampasan ang pagiging makasarili, pagiging ganid, pagiging sakim sa mga bagay na material. Kung hindi ay aming alalahanin, ito po ay pinahiram niyo po sa amin. At nawa rin ang mga kaalaman na pinagkaloob niyo sa amin bilang isang uri din ng kayamanan ay hindi po namin ito ipagdamot, hindi po rin namin gamitin na para sa katanyagan ng aming sarili sa aming karangalan, kung hindi ito rin ay galing po sa inyo, aming may bahagi na may kapakumbabaan sa aming kapwa. Pagpalain niyo po ang programang ito, pagpalain niyo po ang mga kasama namin sa oras na ito at sa lahat na makakapanood po sa mga darating na oras. Ito po ang aming dalangin, linisin kami sa dugo ng aming Panginoon, alang-alang po sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Dito po nagwawakas ang isa natin segment uli. Episode o topic sa ating pag-aaral dito po sa online Bible study. Pagpalain po ang bawat isa. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na magpapahalam na Brother Roland de la Paz, nagsasabing stay safe and God bless everyone. Bye-bye po.